Madam Chair. Madam Chair, pwede makasingit po, Madam Chair. Yes, okay. Senator Tulfo. Would like to quote Rex Estoperez. Is he here? Mr. Estoperez, are you here? Oh, I'm here. Okay. Can I quote you, Mr. Estoperez, kung tama ito sa isang article? Sabi mo, si Mr. Estoperez is DA's deputy spokesperson. No importation was done in December because of the proliferation of smuggled onions in the market. We did not agree to import, as at first there were many confiscated smuggled onions at that time, and if we issued a permit to import, smuggled onions were still at the hands of unscrupulous traders. Unquote. So it's short of parang saying na kinukondon yung smuggling. Na parang meron kayong alam na mga smuggler na nagsidatingan na itong mga sibuyas na may smuggler, kaya huwag muna tayo mag-import, kaya mabenta muna itong mga makonsumo muna, madispatch muna itong mga smuggler na mga onions bago tayo mag-import. Ibenta yung smuggler. Madam Chair, may I respond to that? I got the information from our BPI and the BPI and the enforcement and regulation. Actually, my statement is that when I went to the Sibuyasan po sa Nueva Ecija, I talked to the farmers. Sabi niya, masarap sa administrasyon na to, walang importation. Ang sa atin naman, because we could crack down on the smuggling na hindi ilalabas yan sa market because it has to pass through the SPSIC. Sabi namin, okay, makakabawi kami, sir, ng aming lugi for the three seasons already. At the time, the prices are going up. So sabi namin, how much is your production, sir? Bawing-bawi kami. Kasi 28 pesos lang po ang bilis sa amin noon. Ngayon, mataas. Bawi kami. So, ang bilis sa kanila noon, ma'am, is 28 pesos. At that time, ma'am, tumabot po ng 350, 400 pesos po sa merkado po. At the farm gate prices is 350 po. Sa Nueva Ecija po, that was before December. Before December po. Nung tayo ng before December, ang yung po mga sibuyas po na yan, galing pa po sa cold storage. Kung ako po ang tatanungin nyo, ako po yung kooperatiba na nagtitinda puro sa ADC doon po sa Circle. Ang benta po namin ay 170 lang. Meron po kayong record niyan. Ang farm gate price, nung po time ma'am na yun, as a cold storage po ang sibuyas. Ibig sabihin, ang farm gate price, ang pinaka farm gate price po noon ay noong 2021. Kung saan po, ang presyo po namin nung time na yun, inabot po kami ng pinakamababa po namin 8 pesos, ang pinakamataas po 32 pesos. November. Yun po yung 2000. Yung ngayong November. November, ang storage price po, inabot po siya ng 5,000 to 7,000 po ang isang bag, which is 26, 25 kilos po ang isang bag. 185. So, ilan po yun? Nasa 185. So, yun po yung naging presyo po ng storage. 180. 185 to 190. 190 per kilogram po. Oh. November? Opo, yun po yung November. Madam Chair? Okay. Last na lang po. Ito yung address ko sa Bureau of Customs kasi habang sinasabi ni Senator JV, uminit ang ulo ko eh. Bureau of Customs, pinanghuli niya itong mga airline crew na binanggit ni Senator JV. The heck? Inarang niyo na pangpasalubong lang. Eh bakit yung mga malalaking big-time smugglers na paulit-ulit na binabanggit? Binanggit lang kanina ni Madam Cynthia. In fact, it's on the article. I read the article. And I did mention that also several months ago. Bakit yung mga Iho de Blanc hindi niyo pinag-uulat, pinagkukulong? O bakit? E samantalang itong mga small time na mga airlines crew, pinagaharang nyo. Ano bang nangyari sa inyo?
Bakit hindi, di ba, pinahiya niyo pa? Eh, bakit hindi niyo, ano sila, Tan, ano bang pangalan na ulit, ma'am, ano, si... Leia Tan. Oh, don't tell me, hindi niyo kilala yon. Kilala niyo, kilala siguro yung mga mata niyo, natapala ng salapi. Leia Cruz, Manny Tan, Michael Tan, meron pang si Siang, ano ba yung Yang, Yang, Bong, Bang? Tama? Oh. Manuel Tan, oh. Jun Diamante, Andrew Chang. Andrew Chang. Bakit hindi ng panguli ninyo? Bakit ito may online crew na mga small time? Well, hindi na mga small time. Hindi ka pang pasalubong lang yun. Bakit yun ang pinanguli ninyo? Hindi yung dapat panguli ninyo yung mga big time. Bakit hindi yung panguliin? Eh, siguro, nasa opisina niyo palagi. Kakapit-kapit niyo. This is unacceptable. Madam Chair, I'm sorry, nakakain na ulo nung magbanggit si, ngayon ko lang nalaman to kay Sen JV na yung airline crew pampasalubong dati-dati, mga pabango, mga ubas, mansanas, pampasalubong sa pamilya. Ngayon si Buwes, ganyan sila kadesperado. So, pampasalubong sa pamilya. Tapos huli yun pa, pinahiya pa ba? So, ang problema, Idol, naka-airline uniform sila. Siyempre, naano rin yung airline mismo. Diba? Kayo dyan sa, ano, ang kakapal na mukha ninyo. Pinahiyaan niyo pa itong airline crew. Pampasalubong ang sana sa pamilya. Huli yung mga big-time smuggler na binanggit mo, ano, Senator Cynthia, na kinote niya from the newspaper, yung article ni Darius Bundok. Nagbanggit ako dito several months ago. Yung pag-huli, hanggang ngayon, nandun pa rin sila. O, tapos yung airline crew, pinag-huli niyo, pero yung mga big-time, hindi niyo pinag-huli. Ano nangyari? Diba, I'm sorry, Madam Chair, kung ako po nagalit dahil itong mga small time, itong mga maliliit na pampasalubong lang sa kanilang pamilya, hulihin at papahiyain. Pero yung mga big time, hindi na pinanghuli. Siguro kainuman yung paggabi-gabi. Baka copy nyo. Siguro nandiyan pa sa opisina, baka nakadekwato pa, na siguro pa sa mesa habang kinakausap kayo. Tapos siguro may dalang na sakusakong salapi. God damn. Sorry po. Thank you, Senator Tulfo. I just want to inform the Nueva Ecija farmers, kaya siguro sumobrang baba ang presyo nyo last 2021. In-import nila is 100,000 metric tons. Ang shortage lang is less than 30,000 every year. That's the normal, oh, more or less. In-import nila 101,000. And the previous year, they imported 84,000. Metric tons. So, nakita nyo na mas sinasabi nila na wala silang pakialam sa law of supply and demand. Basta kung ano gusto nilang importin, yun ang i-importin nila. Kaya to the detriment of the small farmers, sana baguhin natin itong policy na ito. Hindi namin alam na ganito ginagawa. Eh, pigilin nyo to kasi kawawa naman. Wala na magtatanim eh. Matatakot kasi malulugi. Kasi tatalunin ng imports, di ba? So, I just want to remind you that based on figure, ha? So, I just want to call on Senator Grace po to make her comment kasi medyo aalis siya. So, we give the floor to Senator Grace po. Thank you, Madam Chair, for your consideration and to our colleagues. Alam mo, yung nabanggit ni Senator JV at ng ating mga ibang kasamahan, nung nakita natin yung mga flight crew na nagdala ng mga sibuyas na yon, ay talagang nahabag ako. Sapagkat tama yung sinasabi ng ating mga kasama, ito ay siguro pasalubungan nila sa kanilang pamilya dahil dumating tayo sa punto na mas mahal na ang isang kilo ng sibuyas kaysa sa minimum wage natin. 600 to 750 ang kilo ng sibuyas. That was about 3 times as expensive as chicken and 25 to 50% more expensive than pork or beef. Noong umalma tayo, biglang dumating ang supply para mapababa ang presyo. Simula kahapon, mabibili na daw sa halagang 150 pesos ang kilo ng sibuyas galing sa Bayambang. Magkakaroon na rin daw ng calibrated information, importation depende sa supply. Ang tanong, bakit hindi ito naisip bago pa pumalo ang presyo ng sibuyas na di makatarungang halaga? Ilang buwan na din na mataas ang presyo ng sibuyas pero nagmatigas ang DA noong Disyembre na wala daw importation na magaganap. Pero ngayon, parang joke lang, meron na pala. May
may 15,000 metric tons naman daw tayo na domestic supply, kaya hindi pinayagan ng importation nung una, pero nasa warehouse lang naman at hindi naman inilabas ng merkado. May sindikato daw talaga sa sibuyas, sabi ng DA, kailangan nilang ipaliwanag bakit walang ginawa. At yung pangalan na Lea Cruz, hanggang ngayon, yan pa rin yung naririnig natin. Ilang taon na kami ni Senator Cynthia sa Senado, hindi pa rin mahuli-huli yan. Kailangan din ipaliwanag ng DA bakit bumaba sa mahigit kalahating imports pero pumalo naman sa mahigit 5 beses ang presyo ng sibuyas. The country's total onion imports from January to September declined by more than half. 26,110 metric tons from 54,000. This is according to the Philippine Statistics Authority data. I don't even know if the data is correct. Sobrang mahal ng sibuyas na yan dito. May 10 flight attendants. Naghihintay pa ako ng pera. Hindi naman ako namumulo ng pera. Ano ba naman nangyayari sa 20 million na smuggled sibuyas sa China na ipinuslit sa ilalim ng mga tinapay noong December 6? Or yung 17 million na white onions na nasabat noong December 23 sa ukay-ukay daw. Ni hindi natin maipamigay ang mga nasabat na smuggled na sibuyas dahil may E. coli. Panahon na rin siguro talaga na magkaroon ng DA Secretary na aako sa kawalan ng aksyon sa agricultural crisis na ito. Asukal noong una, sibuyas naman ngayon, ihiring ata natin lahat ng kailangan sa kusina. Iba-ibang ingredients pero pare-parehong kwento sa price gouging, supply manipulation at smuggling. Wala tayong mahiwa pero iyak pa rin tayo ng iyak. So Miss Madam Chair, sana po itong huling term natin ngayon sa Senado ay yung mga matatagal nang mga kumikilos na nagsasmuggle ng mga bagay na yan ay maikulong na sana kasi hindi po rin po natututo. At tama yung sinabi ni Senator Tulfo, baka naman kabarkada ng mga DA ang mga yan. So yun lamang po, Madam Chair, maraming salamat at sana po matuldo ka na ang issue na ito. Thank you, Senator Grace Po. We will now hear from Congressman Briones of AGAP Party List from Batangas. Thank you, Madam Chair. Good morning po sa inyong lahat. Una, marami na po tayo nadinig sa ating mga kasama magagaling na senador na talagang mayroong cartel, may manipulation, may mga sabwatan. So dito po sa importation natin ng sibuyas, mula po November 2021, makikita po ninyo, nag-import po na 17 million kilos. December 2021, 25 million kilos. January, 20 million kilos. February, 5 million kilos. March, 1 million. At April, 402,000 kilos. Ang total po nito, 70 million kilos. Kung mapapansin po ninyo, ang anihan ng sibuyas ay January to April. So ito po, talagang minamanipula ng mga importer. Tinaiming nila na malapit na ang anihan, nag-import sila ng marami para ibagsak ang presyo ng sibuyas. Which is nangyari naman yung gusto nila. April 2022, 10 pesos, 8 pesos, dyan sa San Jose, Occidental Mindoro, na nabubulok, tinambak sa karsada, ang mga sibuyas. So, ibig sabihin, noong mapabagsak nila ang presyo, mamimili sila, ilalagay nila sa cold storage, hindi muna sila mag-i-import, kaya po naging 600, 700 pesos ang kilo na sibuyas. Dahil hawak nila ang lahat na sibuyas. So, napakalinaw po na merong cartel, may manipulation sa sibuyas. At ito po, mapapansin ninyo, hindi lang po sa sibuyas nangyayari. Sa lahat po ng agricultural products. Ako po,
Kaya ako humihingi po, ako sumulat sa Department of Agriculture. Hindi ko wala kung bakit hanggang ngayon yung hinihingi ko yung top 20 importers ng mga produktong ng meat, chicken, and pork na 3-5%. Diyan po yan sa opal, spots, skin, at saka mechanically deboned meat and chicken. 5% po ang taripa niyan. Kung mapapansin po ninyo, sa importation po ng karneng baboy, out of 700 million kilos, ang dumaan po sa opals skin, mechanically deboned meat, 309 million kilos. Eh, hindi po kapanipaniwala na ganun kalaki ang ginagamit ng mga meat processors. Ibig sabihin, meron po mga misdeclaration. Smuggling naman po ito. Yung kanina ay bukod sa smuggling manipulation ng mga traders, importers. Makikita rin po ninyo sa importation ng manok, out of 400 million na in-import, 154 million po ay tunay na karning manok, at yung pong mechanically deboned meat or chicken, pats opal skin, 256 million kilos. Ibig sabihin, mas malaki pa po sa tunay na karne na siya namang kailangan ng mga dito kung nagkakaroon po ng kakulangan. So, ibig sabihin, ibinaba na yung taripa, kaya nakakapag-import ng maraming karne, may nagpapadaan pa sa misdeclaration. Yung pong 5% ng taripa. Kaya, napakatindi na po na sitwasyon ng ating agrikultura. Ito po ay si Senator Villar dalawang termino na. Ito na po ang inumpisa na nilalaban namin na sendo sa sinag. Hanggang ngayon, lalo ang pagrabi ng pagrabi. At yung mapapansin nun ninyo, hindi lang kung magsasakang sinasagasaan ninyo at pinahihirapan niyang mga kasabwat ng traders, importer, smuggler, taga-custom at taga-DA, kundi yung po mga consumer natin. Napakamahal po ng kanilang binibiling pagkain ngayon. At yan po'y patuloy na mangyayari at magiging grabe kung hindi po matitigil ito nangyayari sa atin sa sektor ng agrikultura. At yung pong anti-smuggling task force, nagpa-meeting po si Senator Villar last week, Monday. Isa po sa aming napag-usapan doon, tama po Senator JB na 6 years na yung batas, wala pa pong nakulong, walang nakasuhan, wala nasintensyahan. Sapagkat doon po nung binanggit natin, nang nanghuhuli at hinuhuli ay isa. Ang nanghuhuli taga-custom at DA, ang hinuhuli rin naman ni taga-custom at DA. Maliwanag naman na hindi mangyayari yan kung walang sabwatan. So, kaya po, sa aming ako po may panukala na sana i-amend yung batas at magtayo po tayo ng Presidential Anti-Agricultural Smuggling Task Force para po hindi yung nanguhuli at nang hinuhuli iisa. At majority ng ating mga kasama puro sa task force ay sektor ng agrikultura. Ano po, kung meron mang taga-custom, taga-DA, presidential appointee, and then majority po ay nasa sektor ng agrikultura. At doon po sa bagong batas na panukala ni Senator Villar na magkaroon ng pondo para po sa livestock and poultry, yung competitiveness enhancement fund, mag-set aside po ng pondo para sa laban ng smuggling, which is akin po sinasuggest doon ay 5-7% nung entire collection ng tarif sa baboy, manok at sa dairy. So that's all, Madam Chair. Thank you very much at ako po inyong naimbitahan muli at tayo ay nagkasama-sama. Thank you po, ma'am. Maraming salamat, Congressman Briones. I wish to acknowledge the online presence of Senator Nancy Binay. And I just want to make a manifestation with regards to the large-scale agricultural smuggling law which we passed in 2016. Alam nyo, doon ang provision, pag nag-smuggle ka ng any agricultural product worth $1 million,
ano na lang yun, ano na yun, economic sabotage, non-bailable. Tapos, pag nag, ang exception lang doon yung rice, kailangan yung rice 10 million para ma-declare na economic sabotage, non-bailable. Walang nasuhan kasi ang gumawa ng IRR, Bureau of Customs, tapos nilagay nila doon sa IRR, eh sila magde-decide kung economic sabotage or not. So parang nagka-conflict because ang nag-decide kung sino ang economic sabotage or not is the one doing the crime. So walang nangyari dun sa atin. Walang nahuli, walang nakulong eh. Kaya sabi ko, nung nag-uusap kami nung isang beses, Monday, na i-amend na lang natin, JV, yung batas natin na ilalagay na natin sa batas na hindi pwedeng baguhin, at ang gagawa, wala ng IRR, yung batas ng IRR. Tapos, ilalagay na natin sa Office of the President kasi para walang conflict. Diba? Oh.